Okay, for this video, palit ako ng panang ginawa itong DIY na office desk. Okay, good morning, good afternoon, good evening po anong pinapanood itong video na to. Kamusta? For this video, pakita ko lang paano ko ginawa itong office desk na to. Actually, hindi po siya tapos, pero malapit na. Yung tabletop niya, yung raw pa yung tabletop niya, dalawang 2 inches by 8 inches, 6 feet na board. Pinag-join ko sila gamit ang pocket hole jig, gamit isang pocket hole. Gamit ko yung Craig na pocket hole at yung ginamit ko para pag-join yung dalawang board. Ang problema, nung ginawa ko yon, hindi ko in-account yung flatness ng board. Ang goal, pag-joinin na ganyan. Pero hindi ko in-account na flat to. So, nung nilapag ko na yung board, tapos pinagdigit ko na, nag-ganyan siya. Medyo warp pala. So, pinagdigit ko, ganyan yung kinalabasan. So, dahil nga medyo pag-ano yung board natin, gumamit ako ng planer. Gamit ko isang DCA na planer. Linain ko siya hanggang makuha ko yung flatness na gusto ko. Dahil ganyan nga siya, pinatag ko yung gitna, hinabol ko yung taas. Na mali yun. Dapat ang ginawa ko, sa simula pa lang, flinat ko na muna yung dalawang boards bago ko ginoin. Eh mali, atat ako. Ginoin ko muna, saka ko flinat. Nangyari, yung 2 inches na board, naging 1 inch na lang siya. So after noon, nilihi ako yung board using Lotus na palm sander. Ganun siya. Pero sa kaso ko, dahil medyo maraming kailangan tanggalin, ang advisable dapat doon, ang recommended dapat doon is isang belt sander. Eh kaso wala ako, palm sander lang meron ako. Ito yung ginamit ko. So okay naman. Pero yun nga, may mga... Tapos yung sa legs na gagamitin ko, galing siya sa 2x3 na pine wood, nilagyan ko ng braces sa taas at sa baba para mas maging stable kapag kinabit ko na tabletop. Tapos again, yung ginamit ko pang cut is isang DCA na circular saw. Tapos yung ginamit ko way para sa joinery nung braces nung sa legs is pocket hole again. Gamit ko yung Craig na pocket hole. Tapos yung screw niya, 2.5 inches. Ito. Bakit ko gumamit ng Craig pocket hole? Kasi mabilis lang gamitin yung Craig. Mabilis. Tapos malakas yung joinery niya. Meron naman akong gamit dyan na pwede for dowels. Pero problema kasi wala akong clamp na ganun kahahaba. So, pocket hole ako. Tapos yung ginamit ko na pang drive sa pang drill is itong DCA na power drill. Power drill driver, cordless. Bakas to yun. Tapos binutasan. Ito yung ilalim bale nung legs. Kaya dito ako nag-drill ng pocket holes para hindi kita. Ito yung sa ilalim. So hindi rin may kita. Ito lang yung magiging visible sa amin. Pansin nyo, nag-drill din ako ng dalawa dito kasi ito yung dito ako mag-drill. Yung pagkikakabit ko na yung tabletop sa legs, ito yung mga butas na gagamitin. Tapos ang ginawa ko doon, para sa mga drilling ko, gumamit ako ng DeWalt na quick release. Yung drill bit mo, may kasama siya sa countersink sa dulo. So maganda siya, pagka-drill na lang pilot holes, pilot. So pagka-drill na lang pilot holes, automatic gagawa na siya ng countersink holes para pagkapasok ng screw, flush siya. Tapos, hugutin mo lang yun. Tapos pagkabaliktad, driver naman siya. Yep. Tapos sa finish nito, gumamit ako ng polyurethane. Tapos sa finish naman itong legs, yung ginamit ko man dito, black na Koenig na quick dry enamel. Yun yung ginamit ko. Tapos sa sanding, naalala ko, hindi ko nasabi kanina, paano ako mag-sand? Una, ginagamit ko 80 grit para matanggal yung roughness. After na 80 grit, kay 120 grit naman ako para mas magiging smooth. Tapos yung pang final ko is 240 grit. Ito 240 grit yung ginagamit ko. Ito yung pang sobrang smooth na talaga. So yun nga, tapos na siya. Kailangan na lang i-assemble sa taas. Pakita ko na lang mamaya, after nito, after ko magsalita, pakita ko paano ko siya i-assemble. Ano, magpagahirap buhatin.
Solid kasi to. Yun yung problema, pag solid yung top mo, mabigat siya. Pero, malakas siya. Ay, malakas. Sturdy siya. Hindi lulundok. So, that's it for our video. Maraming salamat sa panonood. So that's it for our video. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. And support Filipino content creators. So kung natuwa kayo, pakishare na rin itong video na to para, you know, para mas maraming manood. Siyempre, mas maraming manood, mas nakakainganyo mo ng videos, di ba? So, yeah, that's it. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. And support Filipino content creators. So have a nice day. Bye.